Hi guys, good morning, welcome to my channel. Una sa lahat, sana sa video to makuha yung technique aral ano ma-solve yung issue ng hitting at saka ng keyboard stock spacebar Acer Aspire ha. Ito siya. Ayan, ito siya. Booting pa natin. Mapapansin nyo, ito muna, check natin yung keyboard. Updating yung system. Ito nga pala ang model ito guys, Aspire 1. Luma na siya, Intel Atom. Bali, tinaray lang natin siya i-revive kasi nga, kailangan doon sa school. Maybe walang budget yung mayari. Bumilis-bilis na rin naman siya eh. Kasi, naka SSD na to. Yun, le. Robot. Ayan, charger. Nalobot. Medyo may problem na rin yung battery niya eh. So, ayaw papalitan. Case lang muna tayo sa naka-charge. Ngayon, observe din natin kung nag-iinit, no? Working ba yung pan? Working siya. Tingnan natin, check natin yung keyboard nga na sinasabi natin na spacebar yung issue. Medyo hirap na yung spacebar. Gumagana naman siya, kaso nga lang, ayun, no? Gumagana siya, kaso yung click niya iba, yun. Unlike nito, soft. Ito, medyo hard. So, tatry natin. Ano ba yung gagalinga? May mga keyboard, may mga ano yan sa loob. So, pwede natin itry. May rubber kasi sa loob eh. Ayan. Try natin itong kalbo. Ayan. So, meron siyang mechanical na naglalaro. Tapos, yan. Itong mga to. Yun. Pala siya eh. So, medyo umangat siya. Umangat siya sa gilid. Kaya siguro medyo... Kasi replacement lang to eh. So try natin dinan yung gilid-gilid niya, no. Yung pinaka-frame niya. Press lang natin, guys. Yan. Ano, naka-capital. Galit yata, no. Ayan, okay naman na siya. Try natin balik, no? Ayan. Sa pagbabalik nito, mararamdaman nyo naman siya eh. Mag-clip siya. Ayan. So, saka kung paano nyo siya binalik, tatandaan nyo rin. Paano nyo siya inalis, ganyan din siya ibabalik. So. Lahat na ganyan siya. Mula sa baba. Paklip na ganyan. Ayan, no? Nadinig nyo? Oh. Tumutunog na siya, no? So, medyo maganda na, oh. Diba? Okay na, diba siya? Ayan. Ayos. Nasolusyon na natin siya, oh. Okay siya, oh. Diba? Ngayon, yung heating issue. So, sa heating issue, yung pan, pwede tayo mag-apply ng thermal paste. Ito tinatawag nilang thermal paste. Compound siya para malesen yung init sa isang processor or pan. I-apply natin siya. Down muna natin. Siya na mga guys. Wala tayong magandang camera. Ito lang ang meron tayo. So, mag-dismantle tayo ha. Tapos, lagi natin isipin kapag magbabaklas tayo ng isang electronic device. Lagi natin tatanggalin una sa lahat ng power. Battery, kung meron man battery. Kung built-in man siya, sigurado sa loob yan meron niyang connector para mag-trigger or ma-remove yung battery connection. Yun yung sa mga bago ngayon. Mga luma, detachable talaga ang battery. So sa model na to, may sa keyboard tayo magbabaklas. Kailangan mo ng pansun to. Kung ano. Ako kasi medyo sanay na, kaya medyo cutter na ginagamit ko. Pero, dapat hindi eh. Kung, yung mga clip kasi yan, yun. Ingat lang, para hindi magasgas. Kung alam mo naman, clip. Ayan, tanggalin na natin yun sa touchpad. Ito, sa touchpad siya. Ito, sa LED na power at hard drive. Indicator siya. See, light indicator. Dito siya. Connected.
May board siya. Ako kasi kuko na ginagamit ko eh. Medyo matigis na yung kuko natin eh. Pero dapat meron tayong tools or yung parang spanner kung tawagin nila. Ganto siya guys. Pwedeng ganto. Ayan. Pwedeng ganto. Ayan. Pwedeng ganto. Parang pick guitar. Pero pambaklas talaga siya. Pwede yung gamitin yan. Pero kasi ako, sanay na ako sa kukuman eh. Or ayan, hanggang na siya. So, naka-SS dito eh. Tinagal ko na yung screw. Meron naman kasi siya na ano siyang kadi, so ginawa lang natin siya ng paraan. Ito na siya. Yan yung main board. Ito yung tawag na main board. So, ito yung... guys, ito na siya. Ito na yung board. Ito yung main board. Ito yung pan. So, try natin i-dismantle ah. Kasi lalagyan nga natin siya ng thermal eh. Lagyan natin siya ng thermal. So, ito yung connection ng LCD. Tawag nito LCD cable. Minsan tinatawag din siyang LVDS, iba EDP cable. Bluetooth speaker. Okay. So tanggalin natin ito, power. Meron natin may screw. Ingat lang lagi sa pagtatanggal ng mga nakasakit na connection. Kasi minsan sumasama yan eh, natatanggal sa loob, ganyan. So make it sure na properly yung ano natin. May kasamang hagod ba, kumbaga. Medyo smooth lang ano. Luma. Oh, ayan. Ito. Pinatin. Pinatin siya. Ito. Remove. So, ayan na siya. May screw siya dito, no? Meron siya screw dito. Ayan natin screw. So, may tama na sa gilid din to eh. Pero pipix din natin yan. Walang problema dyan. Kuha tayo ng pang squat. Kaya guys, pag sisikwatin nyo, make sure na ayan. Tanggal na. Mamaya, ayusin natin yan. Medyo ano na, crunchy na yung ano niya eh. Casing niya. Lagyan natin para yan. Kailangan kasi maangat yung mga nakakapit sa gilid eh. Yan. Ayun. Tanggal na. Mayroon pa pala siyang wifi sa gilid. Nakalimutan natin. Sorry. Sabit naman kasi pag hindi mo talaga matatanggal, may sasabit at may sasabit yan.
matanggal na, no? Tabi mo na sa gilid. Ito yung main board. Yung main board na sinasabi. Main board ng Acer Asper 1. Siya. Memory. Ito yung pan. Ito try natin. Lagyan ng thermal. So, ito yung last issue na kailangan natin ma-solve. Yung heating. Medyo madumi na rin eh, no? So, pwede rin natin siya linisin eh, kung gusto nyo. Kasi meron siya mga screw. Pwede natin siya tanggalin. Try natin. Try natin. So, guys, ito na po ah. Okay na yung issue para sa keyboard stock. Okay na. Same na halos ng mga ano. Kung mapapakinggan nyo. Halos same. Tapos, yung issue ng heating. Kanina pa kasi naka-burn-in eh. Pinutol ko na lang. Pero okay na. Tingin ko okay na. Wala naman ng ano. Tsaka, biruin nyo. Asper 1 lang yung Atom. Pero ang bilis, diba? Naka-Windows 10. Kasi, na-upgrade ko na rin siya ng SSD. Then yung kanina nabasag na nakita nyo sa video, o yun, no? Parang wala naman siya, no? Nabalik na sa dati. Parang walang nangyari. So yun lang guys, thank you. Sana may nakuha kayo sa video ko.